Mas palabang Binay. Yan daw ang dapat nating abangan sa mga darating na araw. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Vice Presidente Binay sa gabinete nang dahil naman sa mga hinanakit niya sa Administrasyong Aquino, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang kopya ng resignation letter ni Vice President Jejomar Binay na dinala sa Malacañang kahapon. Sa liham, walang sinabing rason si Binay kung bakit siya nagbibitiw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Pero tatlong sources ng GMA News mula sa kampo ni Binay at mula sa Malacañang ang nagsabing kaya nagbitiw ang bise ay dahil hindi na raw nito matiis ang mga batikos na inabot niya mula sa ilang kaalyado ni Pangulong Aquino. Ayon naman sa isang source na malapit kay Binay, masama rin ang loob ni Binay sa pananahimik ng Pangulo sa mga pag-atake sa kanya. At ang hinanakit ni Binay, ipinarating daw ng kanyang Chief of Staff na si Undersecretary Benjamin Martinez Jr. kay Executive Secretary Paquito Ochoa kahapon. Nahihirapan na rin daw si Binay na hindi bumatiko sa administrasyon alang-alang sa kanilang naging samahan ng yumaong Pangulong Cory Aquino, tulad na lang ng mga isyong pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law, pagpapatibay ng bilateral relations sa China, at ang pumalpak na operasyon na ikinasawi ng Sub 44. Isa pa sa mga dahilan, ayon sa aming sources, hindi naman daw naramdaman ni Binay ang lubos na pagtanggap ng ilan sa mga kaalyado ng Pangulo maging sa gabinete. Ilan sa kaalyado ni Binay, ito naman ang paniwala. Sa palagay ko, dahil sa walang tigil ang mga bomba sa kanya. Ha? It's about time siguro. So that he can defend himself. Banat naman ang isa sa mga opisyal ng Liberal Party, hindi naman umano kawalan si Binay sa Administrasyong Aquino. Malinaw na ngayon eh. They will simply choose white or black. Sabi naman ng isang political analyst, maaaring makabuti kay Binay ang kanyang pagbibitiw mula sa gabinete. Makakapagsalita na siya nung gusto talaga niyang sabihin. Ibig sabihin na panahon na na ang pangalawang pangulo ay pumosisyon sa mga national issues. Ayon sa aming source, abangan daw ang mas palabang Binay ng oposisyon sa mga darating na araw. Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.